Nagsimula po yung gulo nung year 2016 dyan po sa kabila po. Matapang ka, pare, ha! Dyan po kami pinagbabaril. Pumusisyon kami sa lugar na yun kasi may nahuhuli kaming naguhuling po. At saka meron kami nahuling nagputol ng puno na malaki. Binaril po kami ng mga ano eh. May mga sundalo, binaril kami sa 2-3 yung malaking ano, malaking bala yung 2-3 yung tawagin. Karamihan dyan ang naguhuling, nagtutruso, nagkakaingin. Pag gayon ba kung inano namin yun, pinoprotektahan namin yun. Gulo na naman po yun kasi yun yung ayaw nila. Eh, marami na kami nasasagupang mga ganun. Nakakatakot din sa ginagawa nila. Tapos babarilin ka pa. Doon po ako pinanganak sa Pikit North Cotabato po. Nakapunta ako dito kasi tinawagan ako ng pinsan ko na nauna na dito po sa Masungi po. Tinanong niya ako kung gusto kong magtrabaho. Simula nang hindi pa po ako nakauwi. Opo. Ano lang po, parang napamahal na din po ako sa trabaho ko. Una kong pinagtrabaho dito sa Discover. So, nalipat lang po ako dito sa Legacy. Halos lahat po dyan nakasama po ako sa ginagawa na yun. Yung mga sapot, mga hanging bridge na yun po. Pag-aakot ng bato doon sa taas. Nandito po tayo sa sapot po. Ginawa namin po ito 3 buwan. So, dyan namin niyakit yung ano, yung mga kable, lahat ng materials dyan kami dumadaan. Wala pa yung step na yun na ganyan. Pero matibay naman po talaga. Kasi magkabilaan may mga kable na malaki. Naghanap po akong natrabaho eh. Ayaw ko mag-contraction na yung dyan sa Manila po. Gusto ko yung mga ngalaga ng kalikasan. Tanim kasi, favorite ko yung magtatanim po eh. Sanay po ako sa pagtatanim po dun sa amin. So, kahit anong patanim sa akin na puno, dito tuwang-tuwa ako mga halaman, tuwang-tuwa ako yung pag nagtatanim po ako.
Ito po yung ginagawa nilang patibong po, ma'am. Ito po, kable yung tali. Tapos itong laman na timba na ito, suminto po. Napakano, oh. Mabigat. Baka lalabas yan. Patay talaga po ito, eh. Yung mga rangers na madaan doon, pag nahatak, madulas yung string na to, may nakaganon siya. Pag nahatak, walang siya. Then mag-release. Release yung balte, pupulog, babagsak. Kasi naman mabagsakan. Yung dinadaanan ng mga forest rangers natin. Forester by profession ako. Trabaho naman, dapat naman talaga wala kaming enforcement duties. Ba't napipilitan kaming gumawa ng enforcement duties? Kasi ano ba yan? Nagtatanim kami tapos yun, bubunutin na lang yung mga tinanim namin. And we enforcing the law na hindi mo dapat ginagawa yan, hindi dapat kayo nagpuputol dyan. Kaya naiipit naman kami. Bali ito, marami itong resorts eh. Yun yung may manukan dati. Zoom natin. Ito yung may manukan. Ayan, mapansin natin. Nakakatawa lang, tingnan mo ngayon yung ilog. Ibig sabihin lahat ng dumi, saan pupunta sa ilog. Community na dyan sa taas. Sa baba, doon punta yung ilog, yung tubig. Galing sa manukan. May mga structure. Pero massive yung clearing. Yung trail na yun, dumadaan yun yung GSB farm. Ano yun eh? Second batch na yan eh. Yung first batch niyan, merong iba-iba. May mga balde, may mga... Dati may mga bote pa yun eh. May mga bote, may mga molotov. Yung kasi, ang tingin ko doon, susunugin yung isang ranger station namin. Then, siguro 3 months pa lang ako noon. Yun, kung ano-ano yung natatanggap ko. Tapos yun sa text message, yun. Tinakot nila yung, na kilala daw nila yung girlfriend ko, kilala daw nila yung family ko, alam daw nila kung nasa saan sa Quezon. And, pero we continue lang naman, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi lang namin pinaniwalaan yung ano, hindi namin pinansin, wala naman yan. Ang hirap lang kasi yung ipaintindi, kasi mayroong mga ibang interest na pumapasok. We need to develop din namin kayo. Yun nga, kagaya nung sa water system. Sabi ko, tutulungan namin kayo sa water system. Alam nyo ba, nagbabayad sila 400 pesos per month. Para sa tubig lang. Merong mga nagbibili lang ng tubing, ninegosyohin nila, didistribute nila. Parang nangyayari, parang may dilad sila na distributor ng tubig eh. Papunta po kami ng ano, pauwi na. Bigla po kaming tinawag na dalawang sap para po tignan ang bag na dala po namin. Inaanuan kami ng may dalaw kaming baril. Natatakot din po kami na baka may ilagay sa bag na dala namin. Nung dumating ko si Ma'am Nika para magpauwi, paalisin kami ng matiwasay, doon na po sila gumulo. Doon na po nagkagulo. Kinuyog na po kami ng maraming tao.
Ang sabi ko naman po, meron po ba tayong dokumentasyon? May search warrant po ba kayo, sir? Sabi ko, kung meron po silang search warrant, ang sabi ko po, wala pong problema sa amin, magpapasearch po kami ng gamit. Pero dahil wala po silang mabigay po na dokumentasyon, sabi ko, ini-invoke po namin, sir, yung right namin to privacy. Tara na. Pasok mo. May isa pong ranger na mahahatak, dudumugin po siya ng 5 hanggang 7 kalalakihan hanggang sa nagkahiwa-hiwalay na po kami. Nananong po ako ng 5 tao. Ang siguro-siguro pa nga po na nila sa akin, sige, patayin niyo, patayin niyo. Nananong po naisip po na kailangan po talagang mabuhay para po sa mga magulang ko. Kaya lang po, nung pagpasok namin ng sasakyan, binasag po yung windshield ng sasakyan namin gamit ng isang malaki. Sinubukan rin po ng sasakyan namin na mag-exit po papuntang highway. Kaya lang, hinarangan naman po kami dun po sa illegal na boom checkpoint na ginawa ni Jason Bilay. Huwag pala halabasin! Hinarangan niya. Hinarangan tayo. Bakit walang ginagawa yung polis? Wait lang, buksan mo kuya. Ayan, hinaharangan natin ngayon. Kuya, paan bukas? Saan na yung mga polis? Doon po siguro. Sino po kaya? Sila ang maraming sasagot tungkol sa mga ganyan. Hindi po ba sa area sa Easter Sunday? Ito po. Hi, Sir Jay. Pinuprovoke niya ang tao upang makagawa ng mali and then ire-report niya ito sa ating mga law enforcer, sa ating sa media. Gagamitin nila yung galit ng tao. Sasabihin nila na inaapi sila, sinasabi nila na sinasaktan sila, na dinadaha sila. Yung mga naisarang nilang lugar, like nung mga taniman namin banda doon. So ito, normally kasi kami ang nandito, dapat kami ang dumadaan dito. Nangyari, karoon ng mga ganitong issue. Dahil ito sa kapabayaan ng Masungi Geo Reserve Park. Nag-include sila na walang pakikipag-usap sa taong bayan. Although sinasabi rin ng MOA nila na kailangan ang mamamayan ay kabahagi ng proyekto. Yung kinakalaban po natin dito, hindi po siya biro eh. May mga violente po talaga. Kaya sa tingin ko po, kaya po nila kaming saktan. Patayin po. Kami lang dalawa doon sa barracks eh. Nung pag-iga ko, may bumato doon sa dinding ng barracks namin. Sabi ko sa kasama ko, babaka sabi ko, patay mo yung ilaw kasi binato tayo. Ito po yung loob ng barracks namin po. Ito yung pinanggalingan ng barracks. Diyan sila bumaril sa labas. Ejaktong-ejakto na pagyuko namin, yun. Natamaan kami dalawa. Diyan sila bumaril sa labas. Parang sinuntok. Yan lang yung nararamdaman ko. Jakto yung daliri ko dun sa butas nung natamaan sa akin. Malalim po ito, naupiran po kasi yung bala, hindi po lumabas. Yung kasama ko dito naman po sa ulo. Ang gumawa rin po pa sa palagay ko, yung mga tao na ayaw nila yung pipigilan, yung ayaw niya magpapapigil sa ginagawa nilang pagpapatayo ng resort at yung pagpuputol ng kahoy po.
Kasi bawal po yan sa protected area po eh. Magpapatayo ka ng kung ano man, bawal po. Lalo na sa ano na walang permit, bawal po yan. Sinampahan ako ng kaso, prostrated murder. Na ang sinasabi nung nag-witness sa kanila, nakita raw dito sa mismong kubo na to yung sinasabi nilang suspect. That day, andito kami kasama ko ang isa sa mga kuya. Binisita nila ako dito, may dala pa nga siyang black label. Tapos umuwi siya nung mga 9 PM na mahigit. Meron na palang nangyaring sinasabi nilang barilan doon. So, mga 1 kilometer o mahigit ang layo nun sa akin. Wanted it to be a model community embodying the mission of DNR, our partner, which is environmental protection. So the first thing, in fact, that we did here was to build a park, this park. The land was already lost, not only physically, but the forest, the landscape was gone. All you find are talay, grass. Trees cannot grow because even if they're young, they're already cut to make into charcoal. The truth is, we are merely protecting the watershed and trying to recover land from big time vested interests like resorts, quarry. These people have resources. They even have trolls. They have media. They are organized, very well organized. We wrote the PENRO proposing to undertake a land tenure project for the community, for the poor community, which constitute the mass of the people there. We propose to subdivide the land, give them tenure, even building roads, improving the water supply, even a marketplace, everything that the community will need. Schools, health center, a complete community. We offered our resources, our network, who are also willing to help. And we have not received any response. Tapos yan, bakit may mga dala kayong malalaking armas? Ay, protection lang namin yan. Oo, ano naman gagawin niyo dito sa lupa dito? Pangalagaan nga itong property ng aming client. Property ng client niyo to? Property ng gobyerno eh, protected area to. Mag-comply with the Forest Road and the Inay Pasha. Nandyan, pumunta kayo kay Pindro. Kayo nga, kinakalaban ni Pindro. Ay, nasa niyo yung order? Court order? Hindi naman kayo, siyempre. Autoridad. Autoridad na ako, hindi mo kayo mga kanyan. Hindi ko sa iyo. Alam mo? Dito ka lang. Ito mong kalukuha. Alam mo, hindi kita kakalagdan. Okay, ayaw niya. They've gotten away with it for so long without getting apprehended. If anything, it emboldens them. Hindi sila hindi sila nahuhuli, hindi sila na-hold account for what they're doing. That's obviously and glaringly wrong. Nanawagan kami sa DNR. Nanawagan kami sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nandito kami, tinitindigan namin yung pangangalaga ng gubat at the expense of ourselves, literally as human shields for our watersheds. Tulungan niyo naman kami kasi ang hirap eh. Diba? At a single call, a single memo is all we need to stay alive. Thank you.
Dahil sa tatay ko, furniture maker siya nung kabataan, nung malakas pa siya. Doon ko naman minana yung pagiging furniture maker ko. Yun ang naging hanap buhay ko noon. Patungkol dyan sa resort, actually, ang resort hindi ko naman talaga alam. Tsaka wala naman akong idea mag-gumawa ng resort. Dahil sa hindi naman talaga siya intention na gawing resort. Yung fish pond ko, nilakihan ko. Tapos yung ibang isda, nilipat ko dun sa ibang lalagyang bago. Naging paliguan yung dating pond. Hanggang sa lumaki, nadagdagan. So doon nagsimula. Hindi ko intention na gumawa ng resort. May mga taong pumupunta talaga dyan para maligo, hindi para pumunta dun sa farm ko. So, nakikita nila, may bahay, nakikituloy sila. Stay sila dun hanggang sa naging kakwentuhan ko, naging kaibigan ko yung iba, hanggang sa bumabalik-balik, paliligo nila sa sapa, dun na sila nag-i-stay sa amin. Dapat kasi yung GSB Resort, hindi sila nagpapatayo ng resort dyan sa protected area po. Hindi naman po nila lupa yun. Lupa ng gobyerno po yun. Hindi, tatanungin kita. Ginit-git mo nga ako doon kanina, di ba? Napatid ka. Bobo ka pala maglakad eh. Bobo pala ako. Bobo ka maglakad. Mm-hmm. Kita mo ang tagilid yung lupa. Umapa ka ng alanganin. Anong problema doon? Yun. Kita mo ang tagilid. Ibibintang mo sa akin. Natapilo ka. Tapos nag-over pa kayo. Maayos ba yun? Anong gagawin namin? Nabugbog ako nung panahon na yun. Gulong. May tumatadyak. May umaapak. Ngayon, ako nagsampa ng kaso sa mga forest ranger na yan. Aminado naman kami. Wala kaming titulo. Pero tao kami. Nung hinuli namin siya na sabi niya, binubugbog namin siya. Hindi. Kahit sampal, kahit crude, wala siyang nararamdaman. Dinala na namin sa labas. Kasi i-report dun po sa mga pulis sa Baras. Nagulat nga ako eh, bakit parang na-hold kami. 6 na araw po kami nakakulong eh. Talagang inaamin ko na trauma po ako sa pulis. Sa ngayon po may hearing po kami. Pupunta kami sa prosecutor. Ba't hindi dito sa daan na to? Hindi po kami kadaan dyan po eh. Basta taga Masungi pa po. Pinaginitan nila po eh. Dyan sa baryo po. May nakalabas sa amin. Bubugbugin nila uli po daw eh. Opo, kaya dito na lang kami nagsasaga dumaan. Dito sa bundok po. Dito kasing kaso, nag-file din siya against sa atin ng kidnapping with serious illegal detention dahil daw doon sa pagdala natin sa kanya from doon sa area, sa station, papunta sa police station, which is umabot daw ng 1 oras kung sinabi niyang kinidnap daw natin siya. Yung pinaka-defense po natin dito, kwento talaga natin yung totoo. Yun lang naman po yung tamang paraan na magdemanda ako dahil sa natamo kong harassment, banta, lahat na. Kasama sa nakasuhan ng kidnapping, si Ben Dumalyang at Ann Adeline Dumalyang, yung trusty officer ng Masungi J Reserve. Mga tauhan niya dumukod sa akin. They masquerade to be poor farmers, but you don't see any crops. What you see are a scores of swimming pools all over the watershed.
it's really disappointing because the time we spend here, the money, are actually meant for reforestation. They are meant to bring back the forest. Bali, dito po sa blotter po natin, ang pinaka reklamo po natin is tangkang pagpatay at pagbasag ng salamin. Isang bilay po, isa po siya sa ulo ng mga pangaharas po sa mga rangers. Hindi po totoo yun. Nandun po ako dahil voluntaryo po ako bilang mag-assist sa ating government para sa kapayapaan. We don't have an infinite, you know, source of money and to keep this going. From the start, we have a budget for this project. Budget meant for reforestation, for planting trees, you know, for bringing back the wildlife. Not for hospital bills, not for legal fees. DNR, under the contract, was obligated to evict the illegal occupants, the illegal interest, so that we can peacefully do our work. But they failed. Instead of canceling the illegal contracts, illegal claims, it is now Masungi's contract that is targeted for cancellation. The Secretary of DNR has instructed officials in the department to terminate our contract. If a CD or any hostile act is issued by DNR, our rangers in the field will be in graver danger because they will no longer have a personality to stay there. And the resorts will have a heyday running after our helpless rangers. Naglagay na kami ng ganito, actual para hindi makano yung bala basta-basta, makatagos yung bala basta-basta. After nung pagkabaril sa amin po, TV meron, linagyan namin ng CCTV po. Kasi yung araw na yun na dinaril kami, nakalapit na sila eh. Wala kaming kasi wala kaming CCTV. Yung paglagay namin sa buti dyan sa gilid ng buho para pag may lumapit po, masagin nila, tutunog yung buti po. So, sa totoo lang, itong trabaho ko, masyadong delikado po. Pero dahil sa pagmamahal ko sa trabaho ko, pinaglaban ko. Pinapatrolahan namin po yung lugar po, baka may makapasok po na ibang tao na maglalagay po sila ng yung patibong uli. So, isang gabi, dalawang business po kami nagro-rowing po.
Kagabi gumagawa ako ng admin works ko. Yung ibang rangers nanonood ng ano, nanonood ng videos. Then mga around early 9 bago siya mag 9 PM, mayroong isang putok na narinig. Tapos eksakto alas 9 yung pangalawa. Tapos 9:13 yung pangatlo. Na one of our witnesses na nandun sa taas, kaundo, nakarinig. And even yung ranger station doon sa kabila, yung matang araw, dito rin sa area na ito. They should be in the ranges. Yun yung the ranges na itong area. Regarding the swimming pool, this is inside the project area, the Masuni Geopark project. And establishment of permanent structures prohibited inside of the area. Even the tapping water. Di pagkakaumumi, kwitis lang kasi parang naging normal na lang yung paputok. Dahil kahit saan-saan may mga nagpapaputok eh. Kaya hindi namin anong pagkakalam namin, kwitis lang. At saka malayo dito. Malayo. Ilang meters po? Ay hindi ko ma-sure kung anong layo, parang banda doon. Personal na? Personal lang din. Hindi resort? No, at umay, dagijay kakaklasiti. Kabagyan. Kabagyan. Pero yun nga sir, no, maganda pa rin po na ano, kami naman po kung may ganung na oobserbahan. Syempre magre-report po talaga kami. Kahit pa po ano na naman. Sabihin masabi na normal din. Hindi naman natin alam kung mahirap pong magpakampante sa ganun. Talaga. Dito kami nagkakilala po sa asawa ko, sa pinagtrabahoan ko. May anak kami ng isa ngayon. Opo, hindi na po eh. Hindi na po ako makakalabas ngayon eh. Yun yung ginagawa ko sa... Yung buwan ko magsasahod po, pinapapunta ko na lang po dun. Pe! Okay, wala po. Nung nabaril po ako, meron po akong anak noon. Maliit pa po siya nung nabaril ako. Sobrang nag-alala nga po ako eh, pati yung asawa ko. Kung namatay ako sa araw na yun, paano yung anak ko? Well, hindi na niya makikita yung papa niya eh. Doon po ako pinanganak sa Piquet North Cotabato po. Matindi po yung gulo po doon sa Mindanao. Hindi po ako nakapagtapos sa grade 1 po. Noong panahon na yon, magulo po talaga. Pag pumasok yung militar doon sa ano, sa loob, kalooban, magkakaputok ka na nga yan. So, makakabakit ka na naman. Kailangan mo may bakit kasi may basuka, yung ano, malaking bunga ng nasa tanke. Bakit na naman? Punta na naman kami doon sa ano, kung saan yung may kapitan doon kami. Tapos babalik na naman kami pag malamig na. Wala nang putukan. Pag alis ko po doon, yung pangalan ko nga, hindi ko alam isusulat po eh. Inano ko na yung loob ko na magtrabaho ako. Natutuwa po akong magsulat sa phone. Nagpipindot-pindot, tapos pinapaano ko, pinagtatabi-tabi ko yung mga letter. Ang pangarap ko sa anak ko, kinausap ko yung asawa ko, na sabi ko, paparalin natin, sabi ko yung anak natin. Dapat sabi ko, hindi matulad sa akin na nangangapa ako. Ayun, yung pangarap ko sa anak ko, makapag-aral siya na
maayos, mabuti. Hindi puto-puto, hindi yung katulad na pag-aaral ko. I just wanted to correct that it's the personnel of the Masungi Georeserve Foundation. Because when you use forest ranger, park rangers, you have to attribute it to the authorities. Pwede kong sabihin na personnel siya ng Masungi Georeserve Foundation. In the protected area, there were only two zones, management zone. The multiple use zone and the strict protection zone. Activities inside the protected area can only be allowed in the multiple use zones. Activities inside the protected area, dinefine lang yan kung ano-ano yung mga yan. And none in that activities speaks of the conservation development. Are resorts allowed with as long as it is consistent with the ecotourism activity? It is. As long as it has a clearance and a legitimate tenurial instrument inside the protected area, yes. For sure, mineral extraction is not allowed. Wala. So, quarries are completely not allowed. Yeah, not allowed. Pero the same law speaks of prior rights. Prior to the legislation of the protected area, there was already a right given by the government. So, kuminsan, yun yung hinaharmonize mo ngayon dun sa protected area management plan. The Philippines is one of the richest countries in terms of natural resources, but it is also one of the most dangerous countries for environmental defenders to operate in Asia and across the entire world. It is a dangerous situation because of precisely the rich natural resources, minerals, energy, agriculture, and this is a prime piece of meat for big businesses. We have a legislature that is dominated by miners and landlords and other big businessmen. And then when you go down to the enforcement level, you also have officials, executives that are in the pockets of big businesses as well. The watershed area where Masungi operates, it's the Upper Marikina watershed, and it's home to the last forests that you have situated near Metro Manila. It's one of the last green corridors that are providing a lot of essential services to millions of Filipino people in Greater Metro Manila, actually. If the government doesn't have an enormous and ambitious protection plan that will be put into place should Masungi Georeserve go away, then that spells disaster for millions of Filipino people. Communication directed towards us, although they have been throwing it around to people who have been trying to help us. So just recently, we had this delivery of supplies that's needed in the reforestation site. Sino po kumarap po mag-delivery? Pwede po makahingi ng ID? Nataga DNR po kayo?
Kukuhaan ko ng detrasa, hali. Magpalitan tayo ng ID. Hindi rin, ma'am. Ayaw nyo nga magpabidyo eh. Papa, eto, bibili ko yung ID ko. Magpalitan tayo ng ID. Huwag na, huwag na. Yeah, okay lang ako. Ano itong authorization nyo para pigilan ko yung delivery? Wala pa rin pong MOA, ma'am. Wala pa rin pong MOA. Meron pong MOA. Ang wala pa po kayo, yung cancellation nyo. So as long as hindi pa po cancel the MOA, withstanding po yung MOA ng Masumi at VNR. Kaya wala po kayong authority para pigilan po yung delivery ng mga iskobro. Dahil ito po ay para sa mga road improvements. On the ground ang makikita mo, sinasabotahin nila yung proyekto. No official notice, no official cancellation, and yet they're trying to decrease support of the other, you know, groups on the ground for us. Nagkataon, yung MOA ng 2017 did not pass through complete staff work. It went directly to Secretary Gina. So you're canceling the MOA? It's the secretary that will cancel because the secretary is the one who signed it. But the secretary asked for the recommendation of the Protected Area Management Board in recognition of the authority of the PAMBI over the area. And then the PAMBI has already recommended for the cancellation of the MOA. Beneath these watershed areas are also a lot of mineral resources, no? Mainly for industrial use. That's why there are quarries there. But also a lot of gold and other metallic mineral resources in there. So I think, wittingly or unwittingly, the different business interests that are trying to encroach into the Masungi Geo-Reserve are linked through the puppet strings that bind them together. And I think a lot of powerful political interests are behind these various companies. If their contract should be canceled, then you remove that first and last line of defense that you have for the watershed area. Removing Masungi will cascade into various ecological disasters. No? So the wholesale entry of the different resource-grabbing companies, the speeding up of the degradation of the watershed, and then consequently the speeding up of the risks of floods and other natural disasters amplified by climate change. We hope that DNR and all of the government agencies contribute into making this project a success story. Because we're already kind of there. We've already done so much. 2,000 hectares recovered, close to Metro Manila, without government even having to spend for it. It's something that should be celebrated and replicated. We're not interested in the land. We don't have any designs upon the land. We just want the forest back and the wildlife back. It's like these birds that are singing in the trees. You want them back here because this is theirs. This is for them. Let us leave something for the wildlife. So much have already been taken over by man. Kalbo po ito, wala pong puno. Kasi taon-taon po sinusunog na mga tao po ito. Pero ito, yung tinanim namin, maliit pa po eh. Ganito lang po. Siyang
tinatanim, punlang-punla pa po, baby pa. Pero ngayon, ano na po siya eh. Matangkad pa po sa akin eh. Sobrang ganda po. Sobrang ganda na itong magtrabaho na ito. Yun lang, medyo delikado lang po. Ipinaglaban namin po yung trabaho namin. Kasi wala naman po kaming ginawang masama eh. Marami nang nangyayari. Nabaril na ako, nabubugbog na yung mga kasamaan ko, nakakulong pa ako. Wala silang naririnig na masasamang salita. Tsaka hindi kami gumaganti. Hindi namin ugali kung ganun. Kasi pumunta kami dito, hindi maghanap ng bulo po. Maghanap buhay po, na marangal po.